Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Yan pong nasa ating screen ay picture ni Maris mga kababayan. Yan, nandyan po siya sa harap ng isang malaking salamin. At meron ba kayong ano, napansing kakaiba? Tingnan niya maigi mga kababayan, si Maris. At itong litratong ito ay hindi nakaligtas sa mga netizens kasi meron silang napansin na kakaiba. Ito, sabi nung nag-comment, sunflower. Sabi niya, haba ng edits mo sa first pick, Emaline. Ay kasi mga kababayan, kung titingnan ninyo, ayan, merong nakano, nakalaylay. Merong nakalaylay dun sa harap ni Maris mga kababayan. At yun ang unang-unang nakita netong netizen. Ibang klase ka rin, ano? Talagang pansin na pansin mo eh. Ayan, sabi niya, haba ng edits mo sa first pick, Emaline. At syempre, nireplyan ito ni Maris Stellar. Sabi ni Maris, kamay ko yun. Ayan, kamay pala ni Maris siya. Ayan mga kababayan, yung nandyan, kamay pala ni Maris. Parang haba ng kamay ni Maris yan. Ang haba ng kamay ni Maris, sabi nga ng ibang kababayan natin, ang ducks mo pala. So yan mga kababayan, trending po yan. Viral po yan sa social media. Yung litratong yan. At eto, basahin ko yung ilang mga komento natin mga kababayan. Halos lahat dito mga kababayan, nagtatawanan eh. Iba nga, napamura pa eh. Tay na. Ayan, halos lahat talaga nga tumatawa. Hahapan ay hahaha yung ano, yung comment. Kasi naman, ano nangyari? Saktong-sakto eh. Parang sinadya eh. Ayan mga kababayan, talagang ano, ewan ko ba, ano nangyayari? Ayan eh, sabi nila eh, nakapag-zoom na ba lahat? Kasi malamang, isinom yan para makita. Di ba? So, ito pa lang si Maris ay Dax. Oh, pati may napatawa ngayon ko lang nakita, nahanap ko kung ano na pagtatawanan, yung pala kamay. Ba't naman kasi ganon? Kasi ang galing yun, saktong-sakto. Yan naman pala kamay. Kamay pala yan. Kasi kung titignan mo, grabe, nakakitaan si Maris eh. So yan mga kababayan na yung pinag-usapan dyan sa social media. At eto pa, eto na si si Kylie Alcantara ay sinisisi si Paolo Contis dahil sa breakup nila ni Mavi Legazpi. Ayun, ayon sa ilang ulat ay sinisisi ni Kylie Alcantara si Paolo Contis na umano'y bad influence kay Mavi Legazpi. Ayun mga kababayan, yung balibalita ngayon na kaya daw nag-break etong si Kylie Alcantara at si Mavi Legazpi dahil daw medyo hindi maganda ang impluensya ni Paolo Contis. Eh, kilala nyo naman si Paolo Contis na talagang ano yan. Hindi maganda ang imahe niyan pagdating sa sa mga nagiging karelasyon. Maliban sa sa pagiging sinasabi nilang babaero, sinasabi din nila na irresponsable. Diba? Tawag nga nila dyan, boy no sustain. Dahil yung dalawang anak niya sa ibang mga babae ay hindi niya sinusustentuhan. So yan ang naging imahe ni Paolo Contis, kaya maraming galit dito kay Attorney Angas. Attorney Angas kasi mga kababayan, kung magsalita ito dyan sa kanilang programa sa ng Tape Incorporated, dyan sa Tahan ng Pinakamasaya, ikala mo abogado ng mga halusos. At akala mo kung magsalita, executive ng Tape. O, kaya nga sabi Attorney Angas daw.
So ito, ano nga medyo naglaylo itong issue kasi naglalabanan na sa korte. Pati ba naman dito sa ano, sa buhay ng iba ay nadadamay? O hindi raw ano, magandang impluwensya kay Mabi Legazpi at malamang doon din sa ibang mga kasamahan dyan sa kanilang programa sa katangalian na tahanang pinakamasaya. Kasi isa pa naging issue dyan kay Paolo, itong si Ara San Agustin. Diba? Sabi ng mga tao, nilalandi raw ni Paolo itong dalaga. Kaya nga napatanong sila pa rin ba nung kanyang ka-live-in na ipinalit ni Paolo Contis dun sa nauna niyang mga karelasyon. So, hindi talaga maganda yung imahe ni Paolo Contis pagdating sa mga babae. Kaya sabi daw, di umano ni Kaylin Alcantara, kaya daw sila nag-break ni Mavi Legazpi dahil nga dito sa hindi magandang impluwensya ni Paolo Contis o dun sa kanyang ex na si Mavi Legazpi. Dahil dyan mga kababayan, syempre to the rescue, etong kanyang manager na si ano si Lolit Solis. At pinabulaanan ni Lolit Solis na si Paolo Contis ang dahilan kaya nagkahiwala yung dalawa. At galit na galit, gustong manakit ni Lolit Solis dito kay Kaylin Alcantara. Sabi ni ano, babasahin natin yung ano yung sinabi ni Lolit Solis. Salve, umiinit ulo ko nang marinig yung chismis na isinasali ang pangalan ni Paolo Contis sa breakup nila ni Mavi at Kaylin. And by the way mga kababayan, na isa pang issue pala dyan sa tahanan pinakamasaya, ito ngang Mavi Legazpi raw ay medyo na-involve dito sa kasamahan nilang Koreana. Dyan sa tahanan pinakamasaya, yung Koreana, dati rin nasa Itbulaga yun eh. Ngayon nung lumipat ang TBJ sa TB5, naiwan ata ito. At nandyan ngayon sa tahanan pinakamasaya. So parang ang nangyayari siguro, partner-partner, o yung kay Mavi Legazpi yung Koreana, at ito namang si Paolo Contis dito kay Ara San Agustin. So siguro, kaya ganun ang nangyayari, kaya siguro nasabi ni Kaylin Alcantara na bad influence itong si Paolo. O baka naman na gumigimik ka pagkatapos ng kanilang show. Hindi natin alam. Pero sa tingin ko naman ha, hindi sa kinakampihan ko si Kaylin, hindi naman siguro siya magsasalita kung wala naman siya nakita. Diba? So siguro merong ring basihan para masabi ni Kaylin yun. Imposible naman magsasalita yun kung wala siya nakita. Diba? O kung wala siya nabalitaan. Diba? Ito naman si Lolit Solis, syempre, todo tanggol kasi alaga niya si Paolo eh. O talent niya yan eh. Syempre pagtatanggol niya yan kahit mali. Kahit totoo, sasabihin niya, hindi totoo. Ganun talaga ang manager, di ba? So, uminit daw ang ulo niya nung nalaman niya na nadadamay itong kanyang alaga na si Paolo Contis sa hiwalayang Mavi at Kaylin. Dahil daw sa bad influence si Paolo, kaya nakipag-break up si Kaylin kay Mavi. Wow, ha? Talagang dapat masali ang ibang tao pag nagbi-break kayo. I have zero respect for people na nagbabadmouth sa mga nakarelasyon nila after a breakup. Dapat paghiwalay kayo, no bad blood. Tanggapin mo at mag-move on ka. Lagi ko na ina-appreciate na after a long time ng manager-talent relationship namin ni Gabby Concepcion, wala kang narinig na sabi niyang masama o pinta sa akin. In the same way, hindi na rin ako nagsalita ng bad things about kay Gabby. Paano naman napunta kay Gabby Concepcion yung usapan? Ano naman connect dito kay Gabby Concepcion? Na-maintain namin yung respeto namin sa bawat isa. For that, I am grateful. Kaya nasyak ako na sa breakup nila kay Lynn at Mavi, may mga kadamay na pangalan na binanggit. I don't want to have a fight with Kaylin, but I am giving her a warning. Na kung totoo ang mga narinig ko na sinasabi niya about Paolo Contis, she will never hear the end of it from me. At pa nga. Talagang warning sa ito, Kaylin. Sabi ni Lolit, kung mali ang alaga ko, tinatanggap ko at pinapangaralan sila. We. Di nga. Wala naman kami nakakitang pinangangaralan mo kahit mali eh.
Maniwala sa'yo. Lagi mo lang pinagtatanggol yan si Paolo. Siyempre, alaga mo. Inaintindihan ka naman namin eh. Huwag mo na sasabihin na pinangangaralan mo. Ha? Joke-joke ka pa. Lagi mong kinakampihan. Yun ang totoo. Pero yung pinapangaralan, naku. Binigyan ka nga ng cellphone nga, di ba? Subukan mo pangaralan, baka bawiin yung cellphone. Pero pag sinaraan mo sila ng walang basihan, mag-ingat ka dahil hindi kita urungan. Ito alam niya si Lolit Solis. Ito matanda na to eh. At alam ko may sakit to, di ba may sakit? Nag-ano nga to eh. Anong tawag doon? Chemo? Tama ba? Chemo? Pero ano, tibay pa rin talaga, no? Talagang nakikipag-away pa rin. Diba kapag ano, kapag ganyan, nasa, kumbaga sa late na panahon ka na ng iyong buhay, diba dapat, ano ka na, magpakabait ka na. Diba? Dapat peace, ala ka nang isiping mga galit sa puso mo. Dapat isipin mo na lang, i-enjoy mo na lang yung natitirang panahon sa buhay mo. Di ba dapat ganun? Hindi yung, ito, biro mo, magbabanta ka pa. Mag-ingat ka dahil hindi kita urungan. Sabi niya. Yung parang, ano, parang matanda ka na eh. Dapat siguro, ibigay mo na yan sa iba, di ba? Hindi yung ganyan na parang may kipag, may kipagsubunutan ka. E ano laban mo? Pag pinatula ka ni Kaylin Alcantara, sa bunutan ka ni. Nakabaga, ano na eh, mahina na eh. Wala na eh, wala ka ng kalaban-laban eh. Di ba dapat di ka na lang sasalita ng ganyan? O, hindi niya raw urungan. So, be careful, Kaylin Alcantara. Huwag mo idamay si Paolo Conti sa mga hanas mo kay Mabi Legazpi. Kung may problema kayo, isettle yung dalawa at magbangdamay ng ibang tao. Or else, ayan o. Oh. Or else! I will do my part as Paolo Conti's manager, nanay, para ipagtanggol siya sa mga maling bintang sa kanya. Ano nga gagawin mo? Ano nga gagawin mo, nanay Lolit Solis? Lulusubin mo si Kaylin, hihilahin mo sa bunuta mo. Parang hirap na hirap ka lang nga dyan sa katatayuan nyo eh, di ba? Dahil hanggang ngayon, papagamot pa kayo, may sakit kayo. Tapos ang tapang-tapang pa, grabe naman. Maging fair tayo sa mga bagay na dapat mangyari. Walang siraan sa mga taong inosente. Salve at Gorgie, yan ang stand ko. Bongga, di ba? O yan yung sabi ni, ano, ni Lolit Solis. Eto lang masasabi ko dyan, mga kababayan. Hindi naman magsasalita si Kaylin Alcantara kung wala talaga siyang nakitang pagiging bad influence ni Paolo Contis. Hindi naman niya pwedeng sabihin na dahil kay Paolo kaya sila nagiwalay. Kung wala talaga siyang basihan, imposible naman ano yung mag-iimbento. O natatakot lang siya kasi nga iba ang imahe na ito ni Paolo eh, di ba? Babaero nga, irresponsable. Iba yun yung tingin ng tao. Siguro naisip niya na pwedeng ganon, pwedeng tamang hinala lang, di ba? So wala, yan talaga ang mangyayari mga kababayan kapag yung imahe mo eh hindi maganda. 'Di ba? Yung nangyayari kay Paolo, kahit wala na siyang ginagawa, sabihin natin walang ginagawa. Damay pa rin siya kasi iba-iba yung tingin sa kanya ng tao pag nakita mo si Paolo. Wala na. 'Di ba agad maiisip mo eh. 'Di ba isipin mo, wala tao na 'to si Attorney Angas na 'yan. Mayabang, babaero, irresponsible, boy no sustain. Eh, nagad eh, una mo makikita eh, di ba? So, hindi natin masisisi si Kaylin Alcantara, lalo na kung meron talaga siyang ebidensya na hindi nga naging magandang impluensya itong si Attorney Angas dito sa kanyang naging dating boyfriend na si Mabi Legazpi. At dito naman kaya, no, kay Lolit Solis, eh, payo ko lang, nako ma'am, matanda na po kayo. Siguro pinakamaganda, enjoy nyo na lang yung buhay nyo, yung natitirang mga panahon. At huwag ka nang mang-away. huwag ka nang magbanta. Nagbabanta kasi. Talagang
ipagtatanggol niya raw si Paolo. Huwag na masyadong overacting kasi tatalabigyan ka na naman ng cellphone eh. Okay na yan. Diba? Saka laki-laki na. Laki-laki na ng alaga mo eh, di ba? Abogado na nga eh. Kung tapos kung magsalita ka, parang talaga maipagtatanggol mo si Paolo Contes. Hindi na. Ganyan na lang ginagawa nyo eh. Mema na lang eh. Pero kung tutusin, wala naman din naman kayo na magagawa eh, di ba? Kasi unang-una, yung sarili nyo nga, hindi nyo na kaya eh, di ba? May ano nga na kayong sakit, na kailangan nyo magpagaling. So, payo ko lang, enjoy nyo na lang yung sarili ninyo. Ayan nyo si Paolo. Laki-laki lalaki niya eh. Kailangan ba ipagtanggol nyo pa talaga na, ano? Diyan kay Kailin. Eh, si Kailin, liit-liit. Di ba? So, wala na epekto yung mga ganyan-ganyan. Bago gusto nila manghingi ng laptop. Paolo, bigyan mo laptop si manager. Kaya siguro nagpapapansin lang kay Paolo Contes. Para sabi ni Paolo, wow, manager ko, labs na labs talaga ako. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila. Ito ay sabi pang update. Singat po tayong lahat. God bless.